So what's up po, no? Isa na lang pong vlog, isa na lang pong araw. Thank you Lord. At ngayon po ay papag-usapan po tayo, pero bago muna lahat, mag-intro muna tayo, no, para maganda-ganda ating vlog. So ayun nga po, no. So hindi na po natin 'to patatagalin. Ang papag-usapan po natin ngayon ay para sa mga incoming grade 10 students na kinakabahan, iniisip kung anong pwedeng mangyari sa kanilang buhay sa grade 10, kung mahihirapan ba siya sa grade 10, gaano kahirap ang mga lessons sa grade 10, kung gaano ka-stress ang pagiging isang grade 10 student. So ano pang hinihintay natin, no? Ihimas-himasin na natin yan, no? So ayun nga. So paano ba maging isang grade 10 student? Ano ba feeling na maging isang grade 10 student, no? Tatlong words lang naman masasabi ko, no? Masaya, mahirap, nakaka-stress. Wow! Well, first day of class as a grade 10, no? Medyo maninibago ka. Dahil sa iba talagang, ano, talagang ibang-iba yung grade 10 sa grade 9, 8, 7, no? Sa rest of the junior high school years, pinaka-ibang-iba ang mundo ang grade 10. Kasi bakit? Mag-iibang activities. Maghahanda ka para sa moving up. Dadamihan yung mga projects. Tsaka critical din ang grade mo dun kasi baka hindi ka mag-moving up. At di ka makapasok ng senior high. So, ayun. So, talagang critical talaga ang grade 10. No? Ibang-iba talaga siya sa mundo ng ibang level ng junior high school. No? Para sa akin lang naman. Ha? Pero, hindi ko alam sa mga kapwa ko na nag-moving up na from grade 10, no? Anong masasabi nyo, no? Comment down below kung anong experience sa grade 10, no? Sa mga incoming grade 10 students yan, mga pang-incoming pa lang, no? Ayun lang naman talaga ang masasabi ko sa grade 10, no? Pero, magbibigay ako ng tips para hindi kayo mahirapan, hindi kayo mag-alala, hindi kayo ma-stress masyado, na kahit wala pang pasok, hindi pa kayo grade 10, naghihintay pa lang, mag-enroll pa lang kayo. So, papag-usapan po natin, himay-himayin natin yan. So, easy lang, no? Kasi ang grade 10 naman, kahit paano masaya. Masayang-masaya ang pagiging grade 10, no? No doubt about it. I promise you, masaya-masaya ang grade 10. Pero nakadepende na din yun sa'yo, no? Kung gagawin mo siyang masaya. Kasi kung hindi mo gagawin masaya, eh kasalanan mo na yun kung hindi ka magiging masaya sa buhay mo as grade 10, no? Kasi ako, masaya-masaya naman ako. Ewan ko lang naman sa'yo in the future, no? So, ayun nga. Taray, buisit. So, ayun nga, no? So, tip number one. Tip number one, mga kapatid. Huwag petiks. Ba't hindi huwag petiks? Pag ibig sabihin ng petiks, no? Huwag tayo petiks. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi, tip number one. Huwag masyadong petiks, no? Bakit huwag masyadong petiks, no? Kasi pa naging petiks ka, mahirapan ka. Mukha kang tambak na dito yung project, tambak na dito yung project. Kasi isipin mo, pinapahirapan ka. Pero hindi naman, no? Mukha lang talaga siya madami, pero magagawa mo naman siya agad-agad in ahead of time, no? So, huwag tayo masyadong petiks pag grade 10, no? Kasi kung hindi, pinapahirapan mo lang sarili mo, no? Naranasan ko na yun na maging petiks yung tipong one day na lang, pasahan na. Yung gabi mo pala siya gagawin, tapos imamagicin mo na, mamagicin mo siya, tapos ayun, nagawa na yung project mo. Tapos yung grade mo, line up 8 lang. Minsan sabit pa, 75. Eh, ayun nga, no? Pero di naman sabit yung mga performance task ko, ha? Huwag kayo. Nakaka-line up 8 pa yan. Minsan, munti ka na mag-90 yan. Huwag kayo. Di naman sa pagyayabang, no? Pero ayun nga. Kaya namin magicin yung mga project namin yan in one day, no? Pero still, isa yun sa hindi magandang halimbawa na pagiging grade 10 student, no? So, huwag tayong petiks, no? Number 2, makisama ka. Makisama ka sa teacher mo, sa mga kabatch mo, sa klase, kaibigan, kay crush, kahit sino, makisama ka. Lalo-lalo na kung ang pinapag-usapan na dyan ay ugali, no? Kailangan talaga makisama kasi pag hindi ka nakisama, hindi ka talaga makapag-go with the flow sa school year mo as grade 10, no? But still, do not tolerate wrong actions, no? Huwag mo ito-tolerate yan, no? Talaga sa good lang tayo, sa good, sa mabuti lang tayo, mabuting daan lang tayo, mga kapatid, no? Talagang maging behave lang tayo pagka grade 10 at swak na tayo dun, no?
maging masaya lang tayo sa grade 10 at be good, yun lang naman po. Tsaka magsipag, mag-aral, ayun lang naman po, no? Kasi pagka hindi natin pagka tinolerate natin yung mga bad actions na yan, tayo naman din maaapekto, no? Nagkakaroon na naman ng daming issue, ganyan. Magre-reklamo tayo na may issue, pero minsan tinatolerate naman natin, no? So, wag tayong ganun, no? Kasi, ayun eh. Iniisip niyo, puro kayo, puro daw issue eh. Kaya naman gumagawa ng mga issue nyo. Ha? Visit. So, okay. Ayun nga, no? And lastly, number 3. Number 3 po, mga kapatid. Number 3. Ano ba sinabi ko? Una, wag maging petix. Makisama sa mga teacher, sa kabatch. Number 3 is be happy lang, enjoy. Enjoy mo na yan kasi asi ako sa totoo lang, ha. Hindi, feeling ko na gusto ko matapos ang grade 10. Gusto ko na mag-senior high, ganun-ganun. Yung feeling kong ganun, alam mo yun. Alam mo yun, sa mga nag-moving up na dyan. Alam mo yung feeling na gustong-gusto mo na maging senior high kasi hirap na hirap ka na sa mga bagay, no? But in the end, no, Matt, in the end, mas malulungkot ka pa din kasi bakit may miss mo yung kabatch mo, yung mga teachers mo, yung school na pinag-aralan mo sa grade 10. Lahat ng mga ginawa nyo sa classroom, lahat ng mga kalokohan, lahat ng mga kasayahan, kalungkutan, awayan, etc., mga issue. Talagang mamimiss mo lahat yan. At maalala mo pa rin iyan. Kasi bakit? Memories yan, mga kapatid, eh, no? Pero di natin maiwasan na malungkot on the day of our moving up, no? Pero ayun nga, no? It's just one thing na naging masaya tayo as grade 10 student pag talal na namimiss natin yung mga bagay-bagay, etc. So ayun nga naman, tatlo lang naman yung tips ko lang naman sa inyo, no? Kasi unang-una, hindi naman ako matalino. Hindi naman ako honor student. So paano yan, no? So yun lang naman masasabi ko, wag petics, makisama, at enjoy lang, yan. Magsipag-sipag tayo sa pag-aaral natin sa grade 10. Maging mabait. Makisama tayo sa mga paligid natin. But don't tolerate wrong actions. And then, enjoy lang. So, yun lang naman po, no? Yun lang naman po yung mga tips ko na may bibigay ko sa mga incoming grade 10 students dyan. Sa mga papasok na ng senior high katulad ko, ano ba masasabi nyo? Tama ba yung mga sinabi ko? May idadagdag pa ba kayo sa mga tips ko? Comment down below na lang po, no? I-share nyo po yan para mas makakatulong po yan sa mga incoming grade 10 students, no? And also, subscribe to my channel. Also, hit the bell button for notifications para sa mga future vlogs ko. At i-share nyo na tong video na to para sa mga incoming grade 10 students. At saka sa mga ibang videos ko, i-share nyo na din sa kapamilya, no? Sa kaibigan, sa kapatid, sa kapuso, etc. I-share nyo na po sa kanila po yan para makilala po nila ako. At para lumaki po ang channel ko para maging masaya po tayong lahat, no? So, ako nga pala po si Marvin Texon, ang nagsasabing peace out. Oh.